Dari tuwang kuha. Ganyan sila mag-install, oh. With you I can be sad, with you just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you I wanna stay with you. With you I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and hello, once again, this is 2-1. If you still not yet get connected to my YouTube channel, subscribe and click the bell button para lagi po kayo updated sa aking mga YouTube videos. So guys, this is about installation of robot ng plastic injection company. So guys, ito papanood po natin sa inyo. Ito makikita po natin na nag-iisa lang po talaga yung gumagawa na magkabit ng robot niya. Actually talagang mag-isa lang yung nagkakabit dyan. Actually, wala siyang kasama. Ang kasama lang niya yung mga yan, mga ito, makikita po ninyo yung kulay yellow ng part. Eh yan po yung tinatawag na crane. Yan po yung crane natin. Yan po nagkaya po niyang buhatin hanggang po 17 tons ang kaya niya pong buhatin. So yan po, meron po siyang nakatali, dalawang nagawak po. Actually yan na yun, nakita po ninyo yan ang pagbagsak niya, binagsak na po niya. So it means na pinatong na po niya. So ito guys, makikita mo natin na talagang mag-isa lang po talagang gumagawa niyan. Unlike dito sa din sa part ng mga Pinas, kailangan talaga ng mga alalay. Sa atin dito sa South Korea, talagang limited po ang kwan tao po, kasi kaya po talagang mag-isa lang po siyang gumagawa sa mga ganyang gawain po. Actually siya is technician po siya. Koreano na po siya. So ako po yung dumadaan-daan guys. So if you still not yet connected to my YouTube channel, please click the subscribe and click na din po ninyo yung bell button para lagi po kayong updated sa aking mga YouTube videos. So guys, ako nga pala si 2-1. This is 2-1, ang inyong lingkod, walang kwentang vlogger is here. So guys, back to you guys. So ito, tuloy na nga po natin guys. Ginagawa po ng Koreana yung nilalagay na po niya yung mga tornillo to fix it up para hindi na po siya gumalaw if in case na po tinanggal na po niya yung mga nakahawak sa may robot na po yan. So yun guys, ayan, ako po yun. Padaan-daan lang. So guys, yung talagang dahan-dahan lang po ang paglagay niya, kasi talagang make it sure na hindi po gagalaw pagka tinanggal po niya yung mga nakabitin na po sa kanya. So guys, nakikita pa naman po ninyo na marami po siyang pinapahigpitan, lalagyan ng mga tornillo para po syempre hindi po gumalaw. So guys, tinitry na din po niya. Yung hawak na hawak po niyang hose is, yun po is hangin po ang gumagalaw ng hangin. Just trying to put it up para siguro makita na kung okay na po. So tuloy-tuloy lang po tayo guys. Habang dahan-dahan po niyang mga pinapahigpitan,
And talagang dahan-dahan po niyang kailangan na ayusin para po hindi po tayo magka-problema in case in the future. So ganyan guys, at saka yun, kita po ninyo, binabana po niya yung crane. So it means nafipit na po niya yung mga turnilyo, bolt and nut, yun po yung English niya. So yun guys, mataas po yan, nakikita naman po ninyo, mataas po yan. Yan po is nakapatong na po sa machine na anong mas mataas na po siya. So actually guys, yan yung robot na yun, ang tao ang kumukuha ng mga produkto mula sa molde. I mean. So guys, tuloy-tuloy lang po tayo. Dumaba na po siya. Pupunta po siya, titignan niya yung mga ibang turnilyo sa likod. So guys, watch and learn lang po. Para makita po natin kung ano po yung ginagawa ng Koreano ito. So, di bali, dito naman po sa company po namin guys, actually, etong Koreanong to, hinire lang po ng aming company yan para mag-put up yan. Hindi po sa aming mekaniko yan, technician po yan sa labas ng company yan. Mga kontrata po kasi ang mga ganyan. Dito po sa kaming company po is may sarili po kaming mekaniko, pero pag sa mga ganyang mga kwan po ay kailangan po mga talagang mga specialized yung mga gumagawa po yan. So guys, I think it's okay na napahigpitan na po ninyo lahat ng turnilyo. So ito guys, bababa niya na po yung crane. Tatanggalin na po niya yung mga nakakapit na yun. Slowly, binababa yung mga tali na po. So tatanggalin na po niya yung mga nakakapit. I think it's safe na to remove yung mga nakalagay at nakakapit ng mahalalang sa ating robot. Ay ganyan lang guys, ganyan lang siya magkaroon. Ang simple-simple lang yun, pero pagkain din po tayo yung mga special yung talaga na nilang so guys, natanggol mo yung mga pabukong shout out lang yan, handaan-daan tuloy na. Actually guys, maalis kasi ako kasi medyo natatakot po tayo. Safety ko na rin po.
kasi maalis po ko tayo doon. So yun guys, I think it's now safe. Ayun, tinatanggal na. Ayun po yung cream na pinatawag. Ayun, napaka. Bigat po nung binubuhat niya. Yung cream na yun. So, kung gawa niya lang, matatapos na yun. Ito yung mga may papatakbo ng karamihan ng hangin po guys. So yan, I'm safe now. Tinitignan-tignan ko ha. So I'm very safe now. So balik-balik na tayo. Tingin-tingin lang kasi ako sa taas at mahirap na kapag hindi natin tinitignan. Double check naman natin for our own safety. Ayun guys, eto na ha. Tapos na po ang ating video. Dito nga pala guys, hindi po siya mapapatakbo kasi nga hindi po nagmats ang ating mga lagayan ng mga robot yung mga nakiklip sa kanya. So, dito muna tayo guys. Abangan na lang po yung susunod na part po ito na mapapagalaw na po yung robot natin on how it to work that robot. So guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang po. Once again, this is 2-1, walang kwentang vlogger. Once again, thank you very much. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.